Hey guys! Welcome back to my channel. For today's video, kakaiba i-share ko sa inyo dahil magre-review at magsaswatch ako ng mga contact lenses. A little side story, dapat hindi naman mangyayari itong video na to kasi isang contact lens lang talaga yung dapat meron ako at yun yung gagamitin ko sa aking wedding day. Pero ayun, na-tempt akong buksan siya pero okay na rin dahil number one, syempre, masusure ko na okay sa akin yung shade. At number two, masisigurado ko na komportable siya at kaya ko siyang suotin the entire day. Mamaya ako nakukompletuhin yung aking kwento at ipapakita ko muna yung swatches ng mga contact lenses. Swatches ng aking mga contact lenses at dalawang brands nga yung natry ko, yun yung Air Optix tsaka yung EO Flexwear. So sa Air Optix muna tayo kasi nag-iisa lang naman yung shade na meron ako at yun yung Pure Hazel. So upon checking dun sa kanilang Instagram account, nakita ko na yung Pure Hazel falls into the category of subtle color. So in terms of shading ng kanilang mga contact lenses, dalawa yung category nila, merong subtle and then vibrant. So ilalagay ko yun dito sa screen. So para makita nyo kung ano lang yung mga available colors ng Air Optix. And this retails for 1,595 pesos na good for 1 month. Yes, 1 month po lang magamit yung contact lenses at yung price na yon wala pa siyang kasamang solution at saka itong lens case. So, binili ko pa to separately at around 100 pesos. Kinonsider ko rin pala yung size ng contact lens kasi syempre gusto ko natural looking. So, tinanong ko siya sa optical shop at ang sabi doon na 14.0mm diameter yung average size ng ating iris at yung contact lens daw ng Air Optix is 14.0mm in diameter din. So, bagay na bagay kung naghahanap kayo ng mga natural looking contact lens. So, ang masasabi ko sa Air Optix, ang hindi ko nagustuhan sa kanya is number one, para siyang may clouds pag suot ko siya sa aking eyes. So, malabo yung mata ko at walang grade yung contact lens na nabibili ko kasi mababa lang naman yung grado ng aking mata. Mataas lang yung aking stigmatism at hindi yun available sa mga colored contact lens. So, ayun. Ang nakukuha ko lang is ganyan lang, colored lang. So, itong suot ko is pampaganda lang talaga siya. So, ayun. Ang masasabi ko nga is yung parang may clouds akong nakikita kapag suot ko yung contact lens kahit na anong gawin kong linis. At saka dito naman sa EO Flexwear, hindi ko nakikita yung clouds na yun. Malinaw pa rin yung aking paningin. At isa pa, 1,595 na good for 1 month. At hindi ko naman to masusuot every single day. Kaya hindi ko masusulit yung 1,595. Kasi yun nga, wala naman tong grado. Medyo hindi naman appropriate kung isusuot ko siya sa site. Kaya ayun, medyo sayang yung 1,595. Pero kung may good thing akong i-share sa inyo is yung size niya perfect na perfect. Makikita nyo mamaya yung difference nitong EO tsaka nung Air Optix. Sabi nila 14.0mm sila parehas pero mas maganda yung itsura nung sa Air Optix kumpara dito sa EO. Pero hindi naman masyado mananotice yun. At isa pa sa nagustuhan ko naman dito sa Air Optix is hindi siya mabilis mag-dry sa mata. So kapag nahanginan, hindi mo siya ma-feel na parang dumidikit talaga siya sa mata mo. No, hindi ganun yung Air Optix. Mas na-feel ko yun dito sa EO. Pero yun, buti na lang talaga na try ko pa rin yung Air Optix kasi hindi ko naman kayang suotin yung ganun na may clouds akong nakikita kasi lalabo yung mata ko. Baka hindi ko makita siguro. And nasasayangan nga ako kasi hindi ko na siya magagamit na every single day tapos 1 month lang yung itatagal niya. So, buti na lang at na-try ko siya dahil makakahanap ako ng ibang brand. At eto na nga, nakita ko si EO Flexwear. Si EO Flexwear, marami siyang types ng contact lenses. Meron siyang iba-iba yung expiration. Meron siyang 1 year, meron siyang 6 months, meron siyang 3 months, and 1 month. Meron din silang iba't ibang size ng diameter ng contact lens. Merong
14, 15, 16. So, kung gusto mo ng dull eyes, pwedeng-pwede sa'yo yung mga 16 at 15 mm diameter. Tapos, marami talaga silang choices sa color. So, talagang malulula kapag nandun ka. Kaya, napadami na rin yung contact lenses na meron ako kasi hindi ko masure kung alin talaga yung gusto ko. At oo nga pala yung mga good for one year nila na mga contact lenses tulad nitong suot ko. Ito ay sandalwood. Meron na siyang kasamang ganito, yung solution and then yung lens case. At ayun nga, mas comfortable ito para sa akin kumpara sa Air Optix. Kung pangit man yung stock na nakuha ko sa Air Optix, well, baka mas piliin ko pa rin si EO Flexwear kasi mas mura siya tapos mas matagal ko siyang magagamit. At kumbaga, magagamit ko pa siya sa mga susunod pang events. At ayun nga, one year kasi yung kanyang lifespan. At isa pa sa isi-share ko sa inyo kung bakit ginawa ko itong video na to. Dahil nalaman ko na itong sandalwood, eto yung suot ko ngayon, is kamukhang-kamukha siya ng pure hazel ng Air Optix. Yes, natuwa talaga ako na halos kakulay niya lang yung Air Optix. At ayan, tinry ko siya side by side para makita nyo na halos magkamukha talaga sila kapag suot siya sa mata. Kasi pag tinignan mo yung contact lens ng nasa case lang, magkaiba talaga yung itsura niya. Pero ayan, makikita nyo sa aking mata na halos magkaparehas yung shade ng pure hazel at saka ng sandalwood. Ang nagustuhan ko lang talaga sa Air Optix is mas maliit lang yung diameter niya, mas malapit siya sa size ng aking iris, pero hindi naman na ganun mananotice yun, kaya mas gusto ko pa rin itong sandalwood kasi mas importante na komportable siya at syempre mas affordable siya at good for one year. So dito na nagtatapos yung review ko sa mga contact lenses at medyo weird itong video na to, pero ginawa ko pa rin siya kasi alam ko na ngayon hindi mo na naman matatry yung mga contact lenses sa optical shop kasi dati parang natry ko. Pero na-realize ko bakit nagawa ko yun, eh kung ang mascara nga dapat hindi mo sinishare sa iba, well, siguro dapat yung contact lens din. Sana na-feature ko din yung mga plan yung bilhin na contact lenses dito sa aking video. At i-click nyo na rin yung like button kung nakatulong itong aking review. Mag-subscribe na rin kayo sa aking channel kung di pa kayo nakaka-subscribe. Please consider subscribing. I-click nyo na rin yung notify bell sa tabi niya para syempre ma-notify din kayo sa mga susunod ko pang upload. Thank you again for watching at see you sa aking susunod na video. Bye-bye!